Hello mga kaibigan, magandang hapon po at magandang gabi na kasi mga 5:30 na po ngayon ang hapon. Kalalabas lang galing po sa pagtatrabaho. Ngayon po meron akong project na gagawin ngayon. Ito po yung gayatan ko ng paggagamitin kong patuka sa aking mga bibing. So, pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago sa channel kong ito, mangyari lang po na likes po and subscribes para naman ganahan ang inyong kaibigan na gumawa ng mga video na may katuturan o mayroong kapakipakinabang at makakuha din po kayo ng mga idea sa aking mga gagawin ito. So ito po, lalagarin po natin ito. So meron po tayong mga gamit tulad ng lagari, ito rin pong martilyo, at ito rin po ang ating gagamiting pako. So meron din po tayong metro na gagamitin natin para pansukat upang maging accurate po yung ating gagawin o parang maging balanse. Ano? Mahirap din naman po yung patabi-tabi ngi eh. Baka itanong eh sino kang gumawa niyan at bingkayan eh parang wala sa align. So mga kaibigan, ganun po. Ano? O umpisahan po natin maglagari. Kaya karpintero muna po tayo ngayon. Mga kaibigan, ito hindi ko po kayo tapusin ngayong oras na ito. Siguro mga ilang araw pa kasi parang gagawin ko pa lang itong pahingahan habang kakagaling sa trabaho. Hello, magandang hapon po. Muli, ito po yung ating second step sa pagpapatuloy ng aking project dito sa gagawin kong gayatan ng patukan ng bibi. Ngayon po ay mayroon na ulit tayong mga bagong tools na napatagdag, tulad po nitong cutter. So ito, kailangan po natin itong cutter, itong core cutter na ito para sa ating gagawin ano, ating so mag-improvise tayo ng gayatan ha, made by wood. Oo, yari sa kahoy. So ito po yung mga na-recycle kong mga kahoy dito sa likod bahay. At meron na rin po tayong dagdag na tools ulit. Ito pong ano, electric drill, kailangan po natin itong pambutas. Yan. So sa pagpapatuloy, kailangan po nating ayusin itong ating ginagawa. Okay. So meron tayong sukat na 11 inches. Yan. At ito. So ito po yung bakal na round bar na ginawa natin ng hugis at para medyo hindi gumalaw yung ating gagamiting ano, knife or cutting knife dito sa ating project. Yan. So ngayon po susukat tayo dito. Ayan. Seventeen. Five. Ayan. Thank you.
Okay, nakating na po natin itong ating lata. Ayan. Kailangan po tayong gumawa nito para ito. Ayan. So yung purpose po nito para po madulas yung pagtalon dito ng ating ano ginagayat. Papakuna po natin ito. Hello, magandang hapon mga kaibigan. Ito yung ating third attempt sa aking project na ginagawa na ito pong project na ito, ang tawag ko rito ay kwan. Yun pong portable knife chopping board. Yan. So, pagpapatuloy natin at ito ating bubutasan upang mailagay natin dito. Yan. So, ito ang purpose nito. Okay, tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan sa ating pagbubutas.
Tapos din, butasin. Yan. So, pati natin kung papasok itong ating vitres na pako. So, medyo masikip. Paluluwagin natin. Kasya na. Hugot. So ito po yung ating purpose nito kung bakit binutasan. Ilalagay natin ito dito. Yan. Pagayan. Tapos susuot natin yung ating pako. Hanapin natin kung nasan yung butas. Yan. Yan po, yan. So, yan. Ngayon, pwede na po tayo mag-umpisang maggayat. So, paano po? Sa susunod po ng ating part to, ng ating project na ito, ipakikita ko po kung paano. Okay, para mga kaibigan, mga ka-channel, sana po yung aking project na ito o yung aking konting kaalaman na na-share sa inyo
nawa po ay malaking tulong sa katulad ko po na mahirap din pong hanapin ito kung paano ka po bibili ng ganitong uri ng ano, ng portable chopping board. So simple lang po, gumawa ako nito ng kahoy, tapos nilagyan natin siya ng ano, ito yan, para dito tatalon yung ating mga ginagayat. So dito po natin ilalagay. So simple lang po yung aking ginawa na panggayat. At sana po nagustuhan din nyo at magkaroon din kayo ng konting idea o kaalaman kung paano gumawa. Mga kaibigan, huwag nyong kakaligtaan, click lang po at subscribe ulit sa aking channel, Charlie Mayores Negosyo Batanggenyo Channel. Ano po? Bye bye, at sa susunod po yung part 2, ipakikita ko po kung paano ito gamitin. Kaya inyo pong subaybayan at huwag niyong kaligtaan. Good luck po. Inuulit ko, by Sunday po ay ano na tayo, Father's Day. Kaya bumabati po muli ako sa inyo, mga kaibigan.